Hi guys! Welcome back to my channel. Oo, ang tagal ko nang hindi nag-vlog. Ngayon lang ako nakaisip after ilang taon. So, ngayon, mahabang-mahabang istorya. As in, mahabang istorya. Ang tagal kong hindi nag-vlog sa channel na to. Sa kasalukuyan, nandito ako ngayon sa Croatia. Isang bansa sa Europe. So, ilang taon din na parang wala ako sa hulog mag-vlog, alam mo yun. Tapos, syempre, marami tayong bagay-bagay na mga inuna. Tapos, last year, yun nga, isa sa mga pinakamabibigat na nangyari sa buhay ko, yung pagkamatay rin ng aking nanay. So, napakarami pong nangyari at hindi talaga po ako makapag-vlog. Marami po kami inasikaso sa buhay ng aking pamilya. So, ngayon, taong 2023, nakarating po ako ng Europe. After 3 years ng aking paghintay, finally, binigay din ni Lord ang makarating po ako dito sa bansang Croatia. So, dumating ako dito October 10 at nag-i-stay po ako or nag-work po ako sa isa sa mga probinsya dito, sa Dubrovnik. Magti-3 months na rin ako, or November, December, January. Ano ba ngayon? Oh, 3 months na ako. Ang bilis ng panahon. Tapos, sabi nga nila, why not mag-vlog-vlog? Kaya lang, ang dami ko po kasing adjustment nung dumating ako. Siyempre, adjustment sa living ko dito, trabaho, mga culture nila, ganyan. Marami po akong pinag-a-adjust kung saan ako tumitira. Kaya hindi po talaga ako nakakaisip na mag-vlog. Tapos, gusto ko sanang i-document lahat. Ngayon ko naisip, ngayon lang, kasi minomoment ko yung mga panahong... Sorry, minomoment ko talaga itong panahon na to na... Ano ba yung pagtanda ko, makita ko to na, uy, nakarating pala ako ng Croatia. Yan, ganun. Tapos, na-experience ko to, na-experience ko yan, ganun. December 25, binigyan ako ng bakasyon ng amo ko doon, from Dubrovnik. Nagbakasyon ako dito sa Zagreb, sa city. So, that's 10 hours and 15 minutes away from... Dubrovnik, yung lugar na pinagtatrabahuhan ko, by bus. Pwede naman kayo mag-plane, kaya lang syempre, medyo mahal yun. So, dun tayo sa bus. After work ko nung December 24, nakapag-book na ako ahead of time nun sa presyong 34.99 euro. Yun, by bus. One way lang, kasi, tag dito, para malaman ko exactly kung kailan ako, mapili ko yung oras nung pagbalik ko. Kaya, win-on-way ko lang muna yung unang booking ko. So, ngayon, nakapag-book ulit ako ng pabalik, which is a Monday, January 15, 7 a.m., biyahe ako papuntang Dubrovnik from Zagreb. Ganun ulit, 10.15 hours. Tapos, by bus. Ang tag dito. Nihingal ako. Hindi na talaga ako sanay mag-vlog-vlog ng ganito. So, ngayon nandito ako. Ina-enjoy ko na lang yung mga last days ng aking bakasyon. Pahinga. Dahil pagdating doon, alam ko marami kaming assignment. Marami kaming gagawin. Iniisip ko pa lang, napapagod na ako. Pero okay lang. Ganun talaga ang buhay. So, guys. Nandito ako sa bahay ng hipag ko. Ako lang mag-isa. Kuda, girl. Naisipan ko, since salary came, you know, bili tayo ng ulam dyan sa wet market. At ang wet market dito ay until 12 p.m. lang yata. Ganon. So, let's go. At huwag niyong kakalimutang magdala ng eco bag or saco bag or basta plastic bag. Kasi, kung hindi, bibili kayo ng bibili doon at hindi libre mga plastic bag dito. Ganon dito sa Croatia. So, tuwing mamimili kayo, anything, damit, mga kung ano-ano, grocery, toiletries, ulam, basta may dala kayo laging bag para hindi na kayo magastusan. Okay? So, ngayon,
Ang weather dito sa Zagreb ay, alam po, negative 6 eh. Kanina, negative 6. Tapos, nagpatong-patong na ako ng damit yan. Naka-jogging pants ako, naka-leggings ako. At mag-winter jacket ako. Wait lang. Mga pala, eko, bandadan ako. Tiklapin ko muna. Yarn. Anong oras na ako natulog kanina? Kasi syempre, kausap ko pa yung aking... baba natin para hindi masikip. Kausap ko yung ano, asawa ko sa Pinas. Lagi kaming ganyan dahil LDR. Hey! Outfit check! So, ayan, naka... Ano na ako, guys? Naka-winter jacket na ako. Ewan ko kung itong kakayanin. Pero naka-doble naman ako dito, ganyan. Sama ko kayo sa paglalakad-lakad. And guys, lock muna natin itong bahay ng ate ko. Yung baka mapasok tayo. Ay, hirap na. Tapos, ayan yung apartment niya. Dito. Tapos, walang nakatira doon. Parang utility room lang. Tapos, ito. Mga damit ni ate. Diyan siya nagsasampay. Labas na tayo. Yan, guys. Hagdanag kasi basement to eh. Tapos may pinto dito. Ito yung pinaka-backyard nila. Kaso walang susi si ate. Kaya hindi siya makapagsampay dyan. Doon siya nagsasampay. Pero okay lang. Naka-dryer na naman yun. Kunting hangin na lang. Ayun po. Ngayon ako mag-vlog ng palabas. Ay, sino itong porno mo? Kung dairy bahay ako ah. So, kailangan naka-adopted at naka-jogger ka. Foggy na yun dito. Grabe, kahit mainit. Ewan ko guys, wala kikita nyo ako. Teka, anin ko kayo, ano ng phone ko. Yan. Maaraw. Pero yung bibig ko nausok. Ang saya. Tsaka nung oras na dito, oh, 10:39 a.m. So, nakalabas na pala ako ng ano nila ate. Whew. Gusto ko ma-experience yung negative 6 po. Tragis. So, dito sa city may tram. Sa Dubrovnik wala, by bus meron oo, at saka accessible naman sa buong city yung bus ng Dubrovnik. Okay din naman, feels like city. Makikita mo rin lang yung mga bundok-bundok ganyan. Pero iba pa rin talaga at pag nandito ka sa Zagreb City. Papunta na ako sa wet market. Grabe. Grabe pala dito. Oh my gosh. Wala pang snow to ah. So ayan guys. Tatawid na ako. Merong park dito na malapit. Dito ako palagi nadaan. Pag multi-video, ewan ko lang kung maganda yung stabilization. Parang di gaano. Ayan, may children's playground. Maliit lang ta park. Yan na, start na yung ano ko. Sipon, sipon. Ayun, lagi ko siya nakikita yung Jack Russell na aso. Ayun na, atanda yung nag-aalaga sa kanya. Mahilig sa aso yung mga tao dito. Or pusa. Ano sila sa pet. So ito yung park na papunta sa wet market. Pero hindi pa ako makakadiretso agad sa wet market. Kasi, sorry ah. Tatakpan, naninigas yung kamay ko. Buta ko yung ano. Gloves. Pumalibot yung pag. Di siya na. Na-jeb siya. Naiya siya. Ayan. Maghanap ako ng ATM machine. At ang sabi ay dito lang yun, malapit. So guys, balikan ko kayo. Hanap muna ako dahil alam nyo naman, hindi tayo taga dito. Guys, nakita ko na yung bank. So mag-withdraw ako.
Ayan, pasok tayo sa bank. So, babay na, mamaya na lang. And guys, naka-withdraw na ako. Labas na ako. Okay. Tawid tayo dahil nag-stop. Gagaya tayo, syempre. Wala sila exactly sa pedestrian. Session na kayo, magulo. And tawid tayo. Tawid tayo, bilis eh. Diyan yung tram. May time pa. Abot pa natin tong ano, wet market. Bibili tayo ng gulay, isda. Sakit na ng mata ko. See you sa wet market. Ito, nandito na ako sa wet market. Unahin ko muna yung isda. Dadaan na rin ako sa DM yung Drogery Mart. Bilihan ng mga toiletries mamaya. Kung alam ko, ito yun eh. Ay, lamig ato. Okay. Ayan guys. Wait lang. Nandito na ako sa wet market. Pili tayo. Nagmo-moist. Nagmo-moist yung salamin ko. Oh. Tinanggal ko muna. Ay, parang masarap ito. Mahal ng ibang isda. Mahal talaga isda dito. Ito, 5 euro ang kilo. Pwede na siya pang prito-prito. Only salmon belly or ano. Ayan ang wet market dito. Mahal talaga ang isda kumpara sa karne. So, ito, pampaksi yun. Kaya lang mahal niya, 26. Uy, dilis din, no? Ayan na, dilis. So, ito yung gusto kong bilhin. Parang salay-salay. Kasi una, mura siya. Tapos, so, ito yung binili ko. 2 pieces nito at saka 1 kilo. No? Ay, ubos na. Salay-salay. How much total? 16 euros and 42 cents. 16? Okay. You can clean the fish. Yeah, but I need 50 minutes. Okay, it's okay. Okay. Yeah. Pinapaklean ko na rin siya para ano. Sana okay lang sa kanilang binablog ko. Ayan, so may cleaning sila. Nakakatawa si Kuya Tindero, sabi niya. Balik ka na lang kung may kailangan ka pang gawin. Bumili ka ng vegetable, mga ganyan, or may coffee. Balik ka na lang. Kasi lilinisin pa nga nila. Yung isa hindi naman lilinisin kasi hiwa na yun eh. So, dito na ako guys, ha? May sinasabi siya guys. Gusto ko ng ano... Gusto ko ng saging. Banana. Rubber dan. Banana. Yeah. Banana. Marge. Tayosh. Mandarin. Clementina. Mandarin. Wait. Wait ah. And. Oh, 1 second. Can I put it here? So. It's too big. Hey. Right, it's okay. And then... How much? Va euro. Two. 2 euro, okay? And then mandarin. Bili tayo mandarin. Favorito ni ate. What is the G? Mai, mali muna. Ante dai, mali muna. Bili tayo mandarin. Kasi gusto ni ate to. At dito, uso yung pipili ka naman. So, mapipili mo yung maayos. Tsaka gustong-gusto ko nabili sa mga matatanda. Yeah. 4? Session na guys, magulo. Walang humahawak. Pala! Tingin, 4 euro lahat yon, mandarin at saka saging. Tapos titingin tayo kung may pagustuhan tayong ano. So, bali, ito na yung fruits and vegetable ano nila, area. Ano to? Outdoor. Oh, dabagahan.
Wala kasi ng gulay na hinahanap. Gusto kasi namin ang palaya. Pero parang hindi naman uso ang palaya dito. Ever. Parang naghahanap ako ng wala. Sabi ni Kuya, meron daw. True ba? Sis. Ano pala yun? Hanap tayo. Talagang hanap ako ng ampalaya. Kasi sa mga susunod na araw, di naman na kami makakakain dun. Dalalis kami ni ate. So gusto ko lang ng ampalaya. Sibuyas yun. Sibuyas. Bawang meron pa. May ampalaya ba kayo, sis? Parang wala. Kasi ito, kain-kainan to. Tapos, ito na yung vegetable. Tapos, galing na ako sa fruit. Parang walang ampalaya. Bili tayo ng sibuyas kay mother. Labardan. Isa pa talaga ng ano. Bili tayo ng sibuyas. Bili tayo sa medyo malaki. Ayan, mga sibuyas na pula. Usok pa rin yung bibig ko. Basta fast forward ko na lang to kung medyo mabagal ang vlogging ko. Hindi ko alam kung magkano lahat ko. How much? 1 euro. 1? 1 taco. 1. 1. Hala. Hala. Follow me, thank you. So, ayan guys. Walang. Labardan. Wala tayong ano, makitang ampalaya. So, balik na tayo doon. At mag-grocery nga pala ako. Sa ako ng DM. Session na guys. Kung saan napupunta yung ano, camera. So, marami ditong mga ano, coffee shop. Ito yung uso sa kanila, coffee shop. Yan, coffee shop, bakery. So, ito yung ang tag dito. Mga tiyanggi, o diba? Taray. Punta mo na ako ng DM. So, andito na ako sa DM, guys. Good, kasi marunong mag-English saan ito. Dito na ako sa DM. Meron akong gusto bilhin talaga dito na. Labardan. Parang ano sa kanila yun, good day. Ito. Ito guys, yung gusto kong bilhin. Ito talaga siya. Yan. L'Oreal Glycolic Acid Toner. Peeling toner. Yan. Tapos, ano ba ba? Tissue. Kasi marami na akong serum doon. Meron akong D3. Panghilamos pala. Kailangan ko na panghilamos. Ayoko ng Neutrogena na. Okay na ako doon. Try natin yung salicylic. Kasi pimple prone ako. Or acne prone. Try naman natin yung skin clear na salicylic acid wash gel. Yan. Bali itong Nivea Salicylic Facial Wash with Salicylic Acid Niacinamide ay 7.70 euro at yung toner ng L'Oreal Glycolic Acid is 13 point. Ah, guys, kita niyo yung chin-chin ko kanina pa. So, yun lang. Lotion, meron pa naman akong lotion sa bahay. Makeup, meron pa. Kasi nga nag-makeup ako dahil kinakover ko yung dark spots ko. Napkin doon na lang ako bibili sa Dubrovnik. Dahil meron pa naman ako. Gusto ko lang tissue. Si Kuya, tingin siya. Tissue. Wala akong tissue. Kano yung mga ano sa kanila?
mga ganitong gloves. Or may mga tinda rin dito, mga bonnet, gloves. Pag naman sila, di ba sila nananaway? Tissue, bili tayo. Tissue, te. Maubos yung tissue natin. Ito. Ay, ito pala. Ika na to. 2.95. Pure and strong. So, ako kasi pag namimili ako, alam ko na yung gusto ko. Kaya makabibili ng mga... Ah, okay. Sa grocery yon. Hindi naman kasi grocery to. Toothpaste. Yung maiuwi ko na. Tsaka dab. Dab soap. Teka. Colgate lang tayo. Colgate na... whitening. Alam niyo guys, kung makikita niyo lang bit-bit ko, aring yung eco bag. Ito, hindi pa ako kumuha ng ano. Kaya ang camera ko nasa baba dahil nangangalay na ako. Asan yung mga sabon? Nahihilo na ako, girl. Ngalay na ako. Malapit na ako sumuko. Ano yung dab. Soap. Wala talaga lang ang halay na talaga ako dahil. Sa grocery na nga lang, halay na ako. Bigat ng eco bag ko. $26. Okay. Thank you. So guys, baba na tayo. Tapos na tayo dun sa drugstore. Parang lilipad na naman talaga yung buho ko. Bukod sa mahagin, malamig guys. So, intindihin nyo na. At ang bigat ng dala ko guys ha. Wala pa yung isda. Wala akong nabiling gulay, kundi bumili lang ako ng sibuyas. Kasi yun lang ang kulang sa bahay. Kaya pasensya na kayo kung puro baba yung nakikita nyo. Dahil nakababa yung kamay ko, dahil nangangalay na ako. Balikan ko na yung isda. Ayan, tindahan ng isda. Balikan ko na siya. Siguro naman tapos na siya. Ano ba yun? Asawad. Ayun yung akin, no? Yung isda ko, nakasupot. Tapos na siguro. So yun guys, galing na ako sa... Tapos na ako sa pamimili. Daan ulit ako dito sa park ko. Kailangan akong bumili ng Dove. Ng sabon. Kaya lang wala akong makita doon. Meron siguro, hindi ko lang makita talaga. At nangangalay na ako. Ito nyo naman yung dala ko guys. Medyo mabigat na siya. Ang lamig. Ang sarap. Tulo nga lang yung uhog mo. Saan siya na kayo guys? Kasi kanina, mabigat yung dala ko at lagi ako nakaganyan. So, kita niyo talaga si Chinchin Gutierrez. So, ayan guys. Dito pa ako sa park. Dumadaan. Munta nga. Pantawa talaga ako kasi hindi pa nagna-negative ng ganito dun sa ano, sa Dubrovnik. Puro ano pa dun. Mga siguro 10, 9, 8. Pinakamababa yung 4 or 2 sa gabi. Bira yung ano, yung sobrang babang temperature dun. Tawid tayo guys. Dahil baka mapagalitan tayo. Na nagsiselfone. Habang tumatawid. Malapit na ako sa bahay. I'm so happy na babawasan na yung aking ano, aking mga, yung marks. Kasi, na-discover ko nga yung glycolic acid peeling camera do. Yung pala yung bagay sa akin. Hirap na hirap akong ma-find out yung best skincare para sa, thank you, sa burug-burug kong pes. Babardahan. Sisipon na ako.
Ayun, grab. Ayun guys, may nakita na akong dab. Bakit ito yung tinapay section nila. Pero, alam mo yung parang kababayan sa akin. Sorry, nakakover ko ba? Ito yung kababayan sa atin, yung ganyan. Parang siyang mamon, pero may pagka-orange yung ano. Ah, yun lang naman. Ang gulo ko, diba? Ako ng pinakamagulong vlogger sa balat ng lupa. Gatas. Ang bigat ang dala ko. I'm so sorry. Bayad na tayo. Hey guys, bayad na muna ako. $8.25. Edit ko na lang guys. Ang hirap. Sorry guys, ang gulo-gulo talaga ng vlog ko dun. I'm so sorry, you know. It's so bigat. Ayan, oh. Alam mo yun? Nangangati pa yung ulo mo, ganun. Pauwi na ako sa bahay ng hipag ko para magluto. Para pagdating niya, may food na kami. Di ba, nakakatuwa. Sobrang maaraw pero ang lamig. Nausok yung bibig ko. Layo pa pala, guys. See you! So yun guys, andito na tayo sa bahay ng aking hipag for the fly away na yung hair natin. At kailangan ayusin natin to syempre, no? Ayun siya na guys, talaga sinisipon ako. So yun guys, successful naman ang ating pag-withdraw, pamimili ng toiletries, groceries, counting groceries at saka yung aming uulamin. Tissue. Nakabili ako ng tissue. Ng gatas. Bila ako ng gatas. Bila ako ng tinapay. Yung paborito namin ni ate, yung para siyang mamon, kabayan. Ano kababayan ba yun? Kabayan. Ganun. Tapos, toiletries, yung mga dab soap na dying akong hanapin kanina. Toiletries. Toilet. Nyemas. Tapos, aking facial wash. Oh, may nakalimutan ako. Sabi ko na eh. Hindi kasi ako naglilista. Dahil ayoko ng mga palista-lista. Lalo kung ano. Yan yung glycolic acid toner. Sorry ah. Isda. Ang pinaka-importante. Yeah. Diyan muna siya sa may sink. Tapos, nababa. Itong mga prutas. Banana. Sibuyas. Itong mandarin. Paborito nila ate. Yan. Yun lang ang aking binigay for today's video. Guys, thank you sa pagsama sa akin. Kahit napakagulo ng video ko. Pasensya na kayo. Talagang ano, nahirapan talaga ako. Hubad muna ako ng ano, ng winter jacket. Yan. So, ayun guys. Thank you sa pagsama sa akin. Sorry kung sobrang gulo talaga ng vlog ko. Kahit ako naguluhan. Hindi ko talaga alam itsura ko kanina. Alam mo yun, pag magtatanong ka, may hawak kang eco bag, may hawak kang... Basta ang bigat, nandito ko siya nilalagay, ganyan. Kaya yung camera minsan ganyan, gulo-gulo, ganyan. At saka, nahihiya pa akong ipakita sila, ganyan, or ano. Yung iba kasi, parang natutuwa na nag-vlog ka. Yung iba, wala silang pakils. Tapos yung iba, na-amaze. Yung parang, iba yung mga reaksyon. Nakakatuwa. Na nakakahiya. At tagal ko na kasi hindi nag-vlog. Tapos, sama mo patong tumutulong sipon ko. Sama mo patong tumutulong sipon ko. Ikaw ba naman negative sa labas, di ba? Tapos, pagdating dito sa bahay, medyo mainit kasi nga, naiwan ko yung heater na open. Mainit na dito. Kaya nagtanggal na rin ako ng winter jacket. So, yun guys. Itong aking buhay sa ngayon.
mga ilang days na lang matatapos na yung vacation ko. So, sinusulit ko na yung vacation ko dito. Sa mga susunod na araw, mamamasyal pa kami ng aking hipag at ang aking kuya at yung ibang mga barkada, kung makakasama ko pa sila. Hindi ko alam kung available pa sila. Tapos yun, guys. Salamat sa panonood at welcome back to me sa pagbablog. At sana good luck nyo ulit ako sa bagong journey ko dito sa Croatia. At i-enjoy ko lang ang aking buhay dito habang nag-work, ganyan. Kailangan kasi balance. So, kailangan balance yung work at yung life at yung happiness. Kailangan balance. Okay, guys? Bye, guys! Ingat kayo lahat. God bless!